Nasa operasyon din ang vlogger, influencer na si Rendon Labrador. Naipagtulungan na po tayo sa PNP para nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labrador na nahuli na raw ang mga empleyado ng Umanoy Illegal na Lending Company. Siguro ginagaya niya si Bitag, di ba? Kumbaga ginagaya niya si Rapi Tulpo in action. Gumagawa siya ng sarili niyang brand with the PNP. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, nais ko lamang batiin ng belated happy birthday ang aking ama na si Ruben Acosta. Naway magkaroon po kayo palagi ng good health at peace of mind. Shoutouts din po sa aking uncle na si Carlos Acosta. Siya po ay nagpapagaling ngayon mula sa kanyang recent surgery sa gallbladder. Mga kachika, tatanungin ko kayo, ano ang mas gusto nyo? Ang nakakatawa o nakakatuwa? Kasi ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kachika, eh pareho, nakakatawa at nakakatuwa. Malamang sa malamang eh naku-curious kayo. Ano nga ba itong nakakatawa at nakakatuwang balitang ito? Nitong October 20 lang, Biyernes, noong nakaraang linggo, sinalakay ng mga otoridad, partikular na ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang isang online lending company na may pangalang Golden Koi. Ngayon siguro sa karamihan sa atin, sa panahon ngayon, hindi na bago tong mga, alam nyo to, online lending app na to eh. Ang dami niyan, naglipa na yan mga kachika. Ngayon, ang style niyan, pauutangin nila kayo ng certain amount, depende dun sa sahod nyo. Tapos bago nila ibigay sa inyo yung pera ikakaltas na yung interest. Ngayon mga kachika syempre magbibigay sila ng palugit kung hanggang kailan mo pwedeng isettle yung inutang mo. At kapag lumampas ka na dun sa ibinigay nilang palugit, dun na mga kachika magsisimula ang problema. Ayon kasi sa sumbong ng mga kliyente ng Golden Koi, nakakatanggap sila ng mga pagbabanta sa kanilang buhay, pamamahiya at kung ano-ano pang mga pananakot para bayaran nila yung mga utang na hindi pa nila masettle-settle. Isa sa mga halimbawa mga kachika ng pagbabanta na ginagawa umano ng Golden Koi, paabangan daw itong mga kliyente nila na hindi pa nakakabayad sa mga riding in tandem. Mga kachika, parang gusto nang ipabaril tong mga hindi makabayad ng utang. Tapos yung iba naman, pababarangay daw sila. Mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, pupunta kami sa barangay hall ninyo para basically pamamahiya. Tapos siguro mga kachika, yung iba na mga uso, usong sumbong yung mga padadala ng bulaklak ng patay sa bahay nila. Yung iba nga may balitang lumabas dati sa ibang online lending app na pinadalan siya mga kachika ng kabaong tapos nandun yung pangalan niya. Di ba mga kachika? Ngayon syempre itong mga umutang na to, matatakot yan sa buhay nila o buhay ng mga mahal nila. Siyempre mga kachika, pera lang yung kinuha nila Bakit sila sisingilin ng buhay nila? At dito na nga mga kachika, pumasok si Rendon Labrador, ang ating number one sausawero sa Pilipinas. Pero this time mga kachika, nakipagsanib-puwersa siya sa PNP ACG. May basba siya mga kachika ng anti-cybercrime group. Nasa operasyon din ang vlogger, influencer na si Rendon Labrador. Naipagtulungan na po tayo sa PNP para nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labrador na nahuli na raw ang mga empleyado ng Umanoy Illegal na Lending Company. Meron kasi sila mga kachika na inilunsad na bagong programa yata ito na tinatawag na Boses ng Bayan. Makikita nga mga kachika dito sa logo o banner nitong programa na ito si Rendon Labrador at si ACG spokesperson Captain Michelle Sabino. Ang objective daw nila dito mga kachika, ipagtanggol ang mga ordinaryong tao mula sa mga mapangapi at mapangabuso. Punta na nga tayo sa ginawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ni Rendon Labrador daw at ng PNP ACG.
So mga kachika, ni-raid nila ang opisina ng Golden Koi. Tapos mga kachika, dito na nagsimula ang tinatawag nating problema. Bakit? Kasi mga kachika, etong si Rendon Labrador, pinacebook live ang isinasagawang pagre-raid ng PNP ACG doon sa opisina, mga kachika, ng Golden Koi. Ngayon syempre, nung inilive niya, mga kachika, naka-live yan eh. Hindi niya na-blur yung mga mukha ng mga empleyado doon. So yung ibang mukha doon, mga kachika, nakita sa Facebook Live ni Rendon. So yan, kasalukuyan pong nagaganap ang operation ng PNP ACG dito sa Makati. Nahuli po nilang lahat ang kulang-kulang na empleyado na nanghaharas po sa inyong lahat. Hindi po ako nagbibiro sa mga ginagawa natin. Talagang nung nalaman ko na may operation ng PNP, pinuntahan ko talaga sila ngayon din. Kaya ang nangyari, yung mga kamag-anak ng mga empleyadong nahagip ng kamera sa Facebook Live ni Rendon, nagpuntahan doon, mga kachika, on the spot. Nainalmahan ng mga kaanak ng mga empleyado, napasugod tuloy ang mga kaanak sa gusali. Hindi po dapat ganun yung caption niya sa FB na parang kala mo, yung mga tao sa kasalanan. Is my kasalanan agad. Sa isinasagawang raid ng PNP ACG, nagre-reklamo sila ngayon. Bakit nga naman daw kinunan itong mukha nung kanilang mahal sa buhay na nagtatrabaho doon, at parang tila inaakusahan na kaagad sila na talagang involved dun nga sa masamang gawain na pananakot, paniningil ng puwersahan doon sa may mga taong nagkakautang sa kanila. Ngayon mga kachika, syempre dito sa Pilipinas, kahit na ikaw ay kriminal, meron ka pa rin namang karapatan bilang tao. Hanggat hindi ka napapatunayan sa korte na ikaw ay guilty, hindi ka pwedeng husgahan kaagad ng mga tao. Pero mga kachika, dahil nga sa ginawang Facebook livestream ni Rendon, hindi maiwasan yung social judgment at sa perception nga ng mga kamag-anak ng empleyado ng Golden Koi na sumugo doon, nahusgahan na kaagad. Kasi mga kachika, parang nangyari dun sa ginawang pagla-livestream ni Rendon, nagkaroon na kaagad ng trial in public. Kasi mga kachika, yung title ba naman nung stream na yun ni Rendon, illegal online lending app, sumama ako sa operation. So mga kachika, yun nga, iba yung dating Yun ang sabi naman ng PNP ACG, kasi nga daw itong si Rendon, bagito pa sa mga operasyon. Tuturuan nila ito para hindi na ulit gawin yung pagla-livestream o pagpapakita ng muka sa publiko, kahit nga yun nga mga kachika, hindi pa naman talaga ito napapatunayan sa korte. Ngayon mga kachika, sa akin, opinion ko lang to, compare dun sa dating ginagawa ni Rendon na panlalait, pagbabato ng maanghang na salita. Alam niyo mga kachika, yung tipong pakikisaw-saw lang ang alam gawin, di hamak, di ba na mas nakakatuwa naman ito. Sabihin natin na wala pa siyang kaide-ideya kung paano nga ba mag-operate sa mga ganitong klaseng raid. Pero mga kachika, dinidepensyaan siya ng PNP ACG na kung kinakailangan turuan pa siya, practicein pa siya, gagawin nila ito. Kasi mga kachika, okay din di ba? Okay din itong ginagawa na to ni Rendon. Kahit pa paano, legal. Kasama niya yung PNP Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, may collaboration ng ACG at si Labrador, kaya siya nasa operasyon. He's asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. Yung Boses ng Bayan kasi, ito ay partnership namin with PNP para sa advokasyang maipagtanggol yung mga ordinaryong tao. Nakikipag-coordinate siya, tumutulong siya bilang isang social media personality. Ako sa totoo lang hindi naman ako nadadamihan sa kanyang mga followers. Pero in some way mga kachika, sa pakikipag-ugnayan niya sa PNP ACG, naibo-voice out niya sa kanyang mga followers itong mga legit operation na ito. Yun mga kachika, para sa akin kaya sinabi ko na nakakatuwa. Ngayon nakakatawa kasi syempre si Rendon Labrador
kilala naman natin yan na clown lang. Ngayon mga kachika, siguro sa pagbabagong ito, kumbaga yung content niya mas interesado. Siguro ginagaya niya si Bitag, di ba? Kumbaga ginagaya niya si Rapi Tulpo in action. Gumagawa siya ng sarili niyang brand with the PNP. Sana lang sa susunod, iwasan niya yung pag-expose ng mga mukha ng tao o ano pang klaseng gawain pagla-livestream na hindi naman ina-approve pa ng PNP. Kaya ang masasabi lang natin siguro sa ngayon, good luck na lang sa paggawa ng iyong mga bagong pakulo na mga content trend doon. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang bisitahin na ang ating website na chikapatrol.net at ilagay din ninyo ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.